Habang siya ay nasa Japan, hinarap ng Pangulo ang ilang mga Pilipinong nakatira doon, yung tinatawag na Filipino community. Ikinwento pa niya ang istorya ng pag-iibigan nila ng kanyang partner na si Hanilet Avanceña. Pero sa kanyang talumpati, nabanggit ng Pangulo ang isang kontratang may kinalaman daw sa tubig na sa tingin niya ay questionable. Mula sa Tokyo, sa Japan, nakatutok si Ian Cruz. Mula sa iba't ibang lugar sa Japan ang mga dumalong miyembro ng Filipino community sa Palace Hotel dito sa Tokyo, Japan. Sa kanyang speech, may binanggit si Pangulong Duterte na isang kontrata na sa tingin niya ay questionable. May kinalaman ito sa tubig at sa kikitain ng kumpanyang di niya pinangalanan. Meron doon, binigyan sila, hindi ko muna pangalanan yun, concession. Even in the contract itself, ang tubig natin is not a natural resource. Not considered a natural resource. Tapos, may kontrata tayo hanggang 2070. Kung ano yung expected profit nila from the year, balagyan natin, 2025 na putol o na ano. Tapos sabi nila, hindi nila kasalanan. Yung kikitain nila, yung projected income nila hanggang 2077, magbayad tayo. Nabanggit din ng Pangulo ang pagkatalo ni Senator J.V. Ejercito sa senatorial race. Well, anyway, still young. May kabinet naman dyan kung magbakante. Sa isang pahayag, sinabi ni Ejercito na isang karangalan na ikonsidera ng Pangulo para sa isang posisyon sa gabinete niya. Sakali man daw siyang alukin, mahirap daw siyang tumanggi sa Pangulo. Kasama ng Pangulong partner na si Hanilet Avanceña na naiyak pa nang magbigay pugay sa mga Pinoy sa Japan. Naalala raw kasi niya nang naging OFW siya bilang nurse sa Amerika. Natutuwa po ako, nagagalak na makita ang lahat ng Pilipino narito. 4 years po ako sa Amerika, pero never ko ho nakita ang mga Pilipino na nagmahal at nagmalasakit ng ganito, nagkaisa para sa bansa. Yan, nakakaiyak. Ikinuwento ng Pangulong love story nila ni Avanceña na nakilala raw niya ng maging first runner-up sa Mutsanan, Dabao habang siya ay alkalde. Nagkarelasyon daw sila pero kalaunan ay iniwan din siya ni Avanceña kaya niya sinundan sa Amerika. Sabi niya, wala naman pag-asa, hindi mo ako mau pagkasalan. I could not be just a lady in waiting. So iniwan din niya ako. Pero my God, sabi ko, itong babae na ito, mahal ko talaga. Bago natapos ang pagtitipon, ilang babae ang tinawag ni Duterte sa entablado. Una-una, wala kang asawa, ha? Pangalawa, hindi ka minor de edad. Ikaw, ma'am. Smots ka? Hindi yan ganun ito. Ang ganda lang sa ulo ng photographer. Sige na, para makauwi na tayo. May tanong ang Pangulo sa mga dumalo sa pagtitipon. Maghalik ako, ganun, lips to lips talaga. Sino ngayon ang mag-volunteer? Mula sa Tokyo, Japan, Ian Cruz ng Katutok, 24 Oras.